day po ulit sa inyong lahat. Ito po yung part 2 ng aking video na tinatawag nating digital thermostat controller. Pero bago ko i-wiring yung aking gagawin, magpo-4S muna tayo. Unang S, stay at home. Pangalawang S, social distancing. Pangatlong S, sabunin ang mga kamay at least 20 minutes. Pang-apat na S ay suotin ang washable mask natin. Pag nagamit na natin ng mga around 8 hours siguro o kahit 6 hours, so hugasan na to, sabunin, laban at isambal. So ngayong araw na to, dahil itutuloy po natin yung ating part 2, this time ay pwede pala tayong gumawa ng isang air conditioning unit natin na kapag na-reach niya yung lamig, mamamatay yung aircon natin, magbabackup naman yung electric pan natin. Yung electric pan ang magbabackup. So, hindi na ako kukuha ng aircon, hindi na ako kukuha ng electric pan. Dalawang bombilya po yung gagamitin ko. Yung unang bombilya na gagamitin ko ay para sa aircon. Ito yung aircon unit natin. Ito naman yung electric pan natin. So, aircon, electric pan. At gagamit ako ng magnetic contactor. Alam naman natin, ang magnetic contactor ay mataas ang amperahe nito. Kaya kahit yung buong aircon na yan, ay kaya niyang supplyan. Meron po itong tinatawag na A1 saka A2. Ito yung pinaka-coil na kung saan susupplyan natin ng 220 voltage. At kapag nasupplyan natin to, bababa ang magnetic contactor, dadaan yung kuryente dito, at kung aircon ang nakasaksak dito, gagana yung aircon. At kapag nawalan to ng power, ito naman ang gagana, yung electric pan naman. So, kaya maliwanag po. So, balikan po natin ulit to. Sensing bulb natin, yung unang terminal dito, ayun. Yung pangalawa ay line 1, line 2. Output natin, line 1, line 2. Kung 220 yung pinasok ko, lalabas din ay 220. Sa pamamagitan ng mga IC sa loob nito, nakokontrol yung relay sa loob nito para makapag-supply din ng 220 voltage. Ito ngayon yung ikakabit ko sa ating A1, A2 sa coil. So, kahit magbalikaran po, walang problema. Ayan. Ang i-on ngayon ng ating digital thermostat controller ay yung coil na ito. Para pag nag-energize ang magnetic contactor, i-on niya yung aircon natin. Ayan. Minsan kasi, pag nag-aircon tayo sa loob ng bahay, pag namatay na yung aircon, so, maya-maya, sisindi ulit pag medyo nakaramdam na ng init. Kaya lang, sa buong magdamag, mataas pa rin yung kuryente natin. Kaya ang mangyayari, pag namatay yung aircon, at para nagsisirculate pa rin yung lamig, ang gagamitin natin ay yung electric pan na. Pag namatay yung aircon, electric pan na ang magsasubstitute sa kanya. Okay, so, eto na ngayon yan. So, pansamantalang i-on natin. Tignan nyo po to. So, bababa yan. So, pag in-on ko yan, saksa ko dito, on ko dito. Ayun. Nag-conduct na yung magnetic contactor natin. Kaya kung kukunin natin yung continuity nito, si normally closed, close, close, lahat yan. Rather, normally open, nag-close na. Kaya meron ng palo. Ayan na. Ayan, eto. Eto yung close kanina, nag-open na, walang palo. Kaya kapag pinatay ko to, eto may palo. normally close. Eto normally open, open, open. Pag nag-energize, bababa. Kaya usually makikita nyo malalaking tornilyo neto. Eto yung para sa
matataas na amperahe ng motor. So, unang isasaksak ko ngayon, siyempre, of course, yung ating aircon. Ito ang pinili kong line 1 or line 2. Ito naman yung ating electric fan na magba-back up. Aircon, electric fan. At lalagyan natin, of course, syempre, ng linya ng kuryente. At isusupply natin sa electric fan at aircon. So, dito ko ilalagay yung linya. Ito naman yung isa. Para sa electric fan. Ito naman yung another linya para sa ating electric fan. Line 1 ng electric fan, line 2 ng electric fan, magkasama sila, line 1 ng aircon, line 1 ng aircon. So, dalawa ngayon itong gagamitin ko, pero sa actual niyan, pagsasamahin na itong dalawang mail plug na ito, ililinya na sa breaker. Sasaksak natin dito. Sasaksak ko ngayon to. Ayan po. Patayin ko muna. Ang gumagana ay electric fan. Patay yung aircon. Siyempre, mag-aircon na tayo ngayon. Naka-aircon na po tayo. At yung kanyang sensing valve ay ilalagay natin sa evaporator. So, ibababa ko yung pindutin ko muna to. Ayan. 19. Gawin kong 19. Tapos pindot para mawala yung red. Ay, ganun ang pagpo-program. Okay. So, 34 yung temperature ng paligid natin ngayon. Okay. So, ilalagay ko ulit ito. Gumagana po yung aircon natin. Kasi yung indicator ng bulb ang nagsasabi. 34. Ito yung aircon, ito yung electric fan. Naka-program tayo ng 19 degrees centigrade. Pagdating ng 19, mamamatay yung aircon, back up sa electric fan. Twenty-eight, twenty-seven, twenty-six, twenty-five, twenty-four, twenty-three, twenty-two, twenty, 19. Nilipat na po yan sa kabila. Tiyan. Ayun po. Gumana na po yung ating electric fan. So, babaguhin po natin ulit yung timer natin. Isang ulit pa po. Isiset ko siya ng mga around 25.
para medyo mabilis. Patanggalin muna pala natin ito. Painitin muna ulit natin. So, patataasin muna natin ulit. So, uminit na yung paligid natin. Gumana na yung ating aircon. Ito yung sensing bulb na nakakapag-sense ng lamig. Ikakabit to sa evaporator. Okay, sa 33, 34, ayaw pa. Okay, so itatimer ko na ulit. Down ko. 22. So, sa 22 po natin nilagay. Ayun. Gumagana sa aircon, lilipat kay electric fan. Kaya, kung sinet mo to, hindi masyadong mahal yung kuryente dahil hindi aircon na tumatakbo. Minsan, pagtulog na tayo, yung lamig sa loob ng kwarto natin nag-circulate sa pamamagitan ng electric fan. Sinet natin to ng 22. May gumagana na po yung ating electric fan. Ayun ang kagandahan na malaman natin yung wiring connection nito. So, marami tayong magagawa, marami tayong mapag-iisipan. So, aalisin ko ulit to. Siyempre, iinit to. Gagana ulit yung ating aircon. Tapos punasan ko. Gumagana electric fan, lilipat to ulit sa aircon. Kapag nakaramdam sa evaporator to, na nabawasan na yung lamig. Ayan po, lumipat na siya. Maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa aking video. Sana hindi kayo magsawa. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Like, share, comments, and subscribe to my channel. Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyo lahat. Like, share, comments, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!